Welcome to Donmar TV News Channel. Nasa bansa na ang halos 1 milyong doses ng bakuna ng Pfizer. Nagpasalamat si National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. sa gobyerno ng Amerika sa patuloy nilang pagbibigay ng donasyon mula sa COVAX facility. Nasa 500 individual ang mahikinabang sa dumating na bakuna. Asahan pa ang darating ang karagdagang bakuna ng Pfizer bukas. We're really thanking the U.S. government for their act of generosity and compassion for the Philippines. And we are very thankful that October, they have already roll up a lot of vaccines for the deliveries. We're really proud to be part of this effort here in the Philippines to vaccinate the Filipino people, including soon teenagers and children, so we can get them back to school. And it's really glad to see how well, and we thank Secretary Galvez and the task force, Ministry of Health, UNICEF, Department of Health, for their cooperation and support in this collective effort. Taus-pusong nagpasalamat si Davao City Mayor Sara Duterte sa kanyang mga taga-suporta na matyagang naghintay, nagdasal at umasang tatakbo siya sa pagkapangulo sa susunod na halalan. Ayon sa alkalde, wala man siya sa Sofitel ay patuloy pa rin na naghintay at hindi nawala ng pag-asa ang kanyang mga taga-suporta. Naramdaman niya ang matinding suporta at tiwala sa pagnanais sa isang matibay at apat na liderato. Isang liderato na may independence, focus at pagkalinga sa lahat ng pantay-pantay. Sa huli ay sinabi ng alkalde, hindi niya makakalimutan ang ipinakitang suporta at tiwala ng taong bayan sa kanya. Okay sir, this is a breaking news. Oh. The latest of this after Vice President Robredo and Father Candidacy, according to Chris Aquino will be the running mate. Totoo ba yan? That is the latest. Anong balitaan ko rin yan? And just in case that will be the scenario, personally, will be your best running mate as your tandem vice presidential candidate. Oh, wala si Dick, si Rico, wala si Dick, si Chris na yung adapt ko. Ilang taon na yung Bombom at Chris, di ba? Bombom Chris! Di, tupalin na natin, di ba? May panakas na Clay, yan. Sige, Yes, sir. Naamoy na namin yung Malacanang dito pa lang. Please, please. Morning, Senator. And to everyone. Sir, kanina lamang ay nag-final ng kanyang COC si Vice President Lenny Robredo. Parang kinagat yata yung hamon ninyo na talagang maglaban po kayo sa pagka-presidente. So, ano po yung implement ninyo? Expected naman natin yun. It's not surprising. Hindi nakakagulat. Dahil yun na nga, sinasabi, matagal na niya sinasabi na kung tatakbo, din siya. It does not work the other way. Hindi ko inintindi kung ano yung plano niya. So, para sa akin, alam mo yung maraming kandidato, maganda yan para maraming pagpipilian ng tao. That say we can give a whole range of choices as to policy, as to ideology, as to the plans for the future. Mas maganda yung maraming iba't ibang pinopropose para makapili ang tao. So that's good. That's good for a healthy democracy. May next question na, sir, wala pa ba kayong naging agreement sa Duterte administration tungkol sa inyong pagtakbo? At sino yung pagiging katalo ninyo? Yeah. Well, ang nangyari kasi dyan is lahat ng kandidato para sa presidente ay napunta sa oposisyon na nag-oppose sila kay Pangulo Duterte. Ako lang ang naiwan sa kasama nila sa administrasyon. So, basta ang usapan namin, yung last namin na usapan ng grupo ni Pangulo, ay sinabi ko, itutuloy ko yung aking pagtakbo. Dapat magkita-kita rin tayo at some point dahil kailangan para maging matagumpay ang administration ng mga kandidato ay siyempre kailangan magtutulungan kami. So we'll wait kasi I think ang PDP hindi pa makapag-decide kung ano yung gagawin ngayon nila. Kung sila ay maglakad din ng presidente, kung mag-withdraw si Senator Bongbong at ipapalit na naman si Pangulong Duterte. These are all possibilities hanggang November 15 pa ito So ayan, tingnan muna natin kung ano maging final bago tayo makipag-usap ng mga arrangement. Although, madalas, lahat naman sila, kaibigan ko lahat naman nasa PDP, actually, kahit anong Pacquiao wing, kaibigan ko naman sila lahat. So, madalas naman kami mag-usap at mag-ugnayan. But right now, I think PDP is wrestling with the
wrestling with the problem that they have, kung ano yung gagawin nila, pag-presidente, pag-vice president, more than anything else. Gano'n na po pasok ulit ang North, base sa pakipag-usap niyo po sa mga political leaders dito sa North? Sa palagay ko, gano'n pa rin. Matibay na matibay pa rin ang Solid North. Nadagdagan pa nga yung Solid North ng Solid South kasi yung partido ko is PNP. At marami talaga silang member na nanggaling sa around Mindanao, nag-start sa Mindanao. Nagkalat na hanggang Luzon, but they have organized themselves sa starting in Mindanao. Kaya may Solid South na tayong tinatawag. At alam naman natin, marami tayong mga kaibigan na nasa Mindanao. Meron probinsya sa Mindanao, mga Sultan Kutala, mga Kapalitano, Ilocano Mayor, Ilocano Majority, all of these places na pwede natin i-consider kasama sa Solid Ilocano Book. Pero yung pag-organize ng PFE, hindi lang Ilocano ang kanilang kino-organize na nakapag-organize sila ng committee. So, I think that the Solid North is as solid as ever. Yung mga ibang local leaders natin, inaantay talaga nila si Sara. Para madali ang buhay sa atin na para hindi tayo mahirapan. Sa bagay, may tagwilan din yun. Pero yun ang naging mukhang, yung naging desisyon ni Inday Sara, hindi na tumakbo. Kaya yung leadership, mga leadership, na sabi, balik tayo sa dati. Matapagtulungan tayo. In fact, yung announcement ko, hindi niya nakita dun sa video. Marami sa mga leader natin, si Manjapit nandun, si Nano, si mga governor, nandun sila lahat. At yun na lang, sinasabi nila, isosolid pa rin natin ulit yung Norte. At kasi, so far, I think ang pagbilang namin, kasi karamihan naman ito, matagal na natin yung kausap, matagal na natin katrabaho, at nakapag-produce na sila. So kapag sinabi nila, mananalo ba ito, malaking panalo mo ito, totoo yan. And so far ang feedback ko gano'n. So matibay pa rin ang Solid North, at nadagdagan pa ng Solid South. Sir, how about your senatorial boss? Sino po sila? Well, ayoko ngayon magbigay ng isa-isa. Within the next 2 days, ilalabas namin yung listahan. The next question yung ako, mabubuo yung 12. Maybe, pero palagay ko maybe not. Kasi pareho naging ang nangyari dito sa eleksyon na ito because of COVID. One of the effects, yung mga partido, pa-adapt na lang. Nag-a-adapt. Kasi wala na yung gaya ng dati na tataakan kayo sa tablado, magtakasan ng mamay, vice president, president, lahat ng kandidato para sa Senado. Wala nang ganun eh. Very individual ang magiging kampanya rito. So that is why we will end up, syempre meron din kami sariling kandidato, pero kukuha din kami sa ibang partido. And again, as I said, in the next couple of days, inaantay lang namin matapos yung filing. The next couple of days, we'll finalize the list already. Wala, no surprises. No surprises, yung mga kasamahan ko dati sa Senado, yung magandang performance, yung mga baguhan, not so many, may mga yung babalik. So, maraming pagpipilian ngayon, pero marami kasi yung matras na magsisenado sana eh. Kaya medyo bawas ang field. It's like the same thing sa Vice President, nung kami nagpa-plano, nung nakaano pa si Pangulo Duterte na kandidato for Vice President. Pag mga mga kinakausap ko, gusto mag-Vice President, sabi, patakot kami ko pa Vice President, nanapanan lang si Presidente, what for? Tapo kami niya. So, wala gusto mag-Vice President. Kaya nung matras, napalitan lahat. Di ba ako pumalik pa? So, yun, marami pa tayo naantay na development. Salamat po. Thank you. Good morning, Senator. Maraming humahanga sa iyo, Mr. Senator, kung paano niyo napapanalinin ang inyong kompusyon. Habang kayo po ay paulit-ulit na tinatanong, pagdai sa mga recycled issues na hindi naman napatunayan. Well, nasanay na rin siguro kami kasi yun na nga, lahat ng ilang taon na ito na kung ano-ano pagpapatikos ang ginagawa sa amin, pero hindi naman nagpapago. Ang pinag-uusapan na 1972, pinag-uusapan 1986, hindi napapag-usapan yung problema ngayon. Gusto nila makipag-debate. At saka yung kanilang pag-debate, hindi naman para malaman mag-debate. Para lang atakihin ka. So, alam ko naman yun eh. So, okay lang. Hindi naman ako tigod eh. Mayami sila. Pero ako, hindi ako interesado makipagsigawan sa kanila sa mga issue na yan. Kailangan, anong gagawin natin sa COVID? Paano tayo magdadala ng trabaho sa tao? Paano natin naalalayan ang ating mga nurse, mga doktor, mga frontliner? Saan tayo kukuha ng bakuna? Matatagal-tagal. Lahat yan. Paano yung roll-out? Paano dun sa mga lumalot na malalayo? Ano yung gagawin natin doon?
susunduin pa natin yung tao para magpapabuna o pupuntahan, mag-house to house yung pag-vaccine. Lahat yan kailangan natin pinag-usapan habang inaantay natin yung mga vaccine. At habang wala pang vaccine, kailangan natin pag-usapan paano natin pagandahin yung health service natin. 100,000 ang kulang natin na nurse dito sa Pilipinas. Pero nag-export pa rin tayo ng nurse hanggang ngayon. Bakit? Dahil hirap na hirap ang mga nurse natin dito sa kondisyon na hindi sila nakakuha ng kanilang benepisyo. High risk sila. Yung pinuntahan, pumunta, umikot ako ng birthday ko, pumunta ako sa kidney center, sa heart center. Yung nurse nila, 60+, 70+ na nurse nila, naka-quarantine. So, kailangan talaga nila, kailangan natin silang alagaan, and that's, those are the things that we have to be discussing. Yung bureaucratic na nag-bulbul, ang patantagan ng vaccine. Bakit yung magpapasok ang private corporation, private individual, NGO ng vaccine, buwan-buwan mag-aantay bago pirmahan yung kanilang permit sa IATF, yung tripartite agreement. Lahat yan, kailangan natin ayusin yan. Kaya tinatawag ko yung unifying leadership. Hindi ko pinag-usap, tinanong sa akin kanina sa CNB before I came here, na paano ko ipagsasama-sama lahat ng mga iba't ibang politiko, yung iba ayaw sa akin, yung iba gusto dito, yung iba ganyan. Sabi ko, hindi nyo nintindihan. Hindi yung politika ang pinag-uusapan ko. Ang pinag-uusapan ko, yung mga gagawin natin lahat bilang Pilipino para maayos natin itong COVID. Di ba? Huwag na natin, yun na yung the phrase that I used was cross purposes. We're working at cross purposes. Yung malaking kumpanya nakahanap ng source ng bakuna, nahirap naman din ang ipasok dahil hindi ma-approve ng DOH o ng IATF. Yung mga ganong klaseng problema, ayusin na natin ang muna yan para lahat ng ginagawa natin para tulungan ng taong bayan sa COVID. Yung mga political, ideological discussion, sige, after na, pagka naayos na natin ito, makipagsabay, ay kung mag-usap tayo ura-urata kung gusto ninyo. Pero ayusin muna natin ang problema ang hinaharap ng Pilipinas. And even if we solve COVID, what do we do with the economy? Kasi ang itsura ng economy after COVID is going to be very, very different from the economy pre-COVID. Kailangan nakaplano na tayo. These are the things that need to be talked about. That's why, para sa akin, yung mga 30-year-old na question, 30-year-old na, sabi ko, hindi, huwag na muna tayong pumasok dyan. Ayusin muna natin ang problema dito.